posibleng maharap sa diskwalifikasyon at kaukulang kaso ang sinumang mga politiko na lalabas sa isasagawang investigasyon ng Philippine National Police kaugnay sa na-discovering pagawaan ng baril at mga parte ng armas sa Marikina City. Ayon sa impormasyon ng PNP, karamihan raw sa mga parokyano dito ay mga politiko. Sa videong ito, makikita ang pagsalakay ng mga operatiba ng PNP-CIDG sa isang bahay sa Marikina nitong nakaraang linggo. Pagpasok sa lugar, tumamban ang isang paggawaan ng mga parte ng baril at ibang materyales sa paggawa ng armas. Nang hanapan ng dokumento, walang naipakita ang may-ari kaya't agad na idineklarang illegal ang nasabing negosyo. Bukod sa physical store, nagbibenta rin ang suspect ng mga baril at gun parts sa online. Sa katunayan, nakita pa sa profile nito sa social media na nagpapasalamat ito sa ilang customer galing pa ng Mindanao at pinasasalamatan ang suporta at pagtangkilik sa kanilang produkto at serbisyo. Sa isang pulong balitaan sa Campo Crame araw ng Lunes, October 2, 2023, mas pinalalim pa ngayon ang ginagawang investigasyon ng pambansang pulisya matapos na napag-alaman na karamihan sa mga parokyano na nasabing gun store ay mga politiko at hindi lang basta-bastang politiko, nagmamay-ari di umano mga ito ng private arm group. Based on our informations, yung mga nagpapagawa ng mga baril, kung mapapansin nyo, unlicensed lang ito. Kaya doon sila pumupunta doon sa unlicensed din na gunsmith. So based doon sa information natin, according to our asset, ito yung mga tinatawag natin pugs ng mga politicians. But this is still to be verified. Unverified po itong information. That's the reason why information pa lang. Dahil dito, agad na pinakikilos ng PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang lahat ng commanders on the ground na paigtingin ang kampanya kontra loose firearms, lalo't ilang linggo na lang at isasagawa na ang barangay at SK election sa kasalukuyang buwan. I'm appealing to our police officers na ipagpatuloy ang ating kampanya. Let us intensify this, and also I'm appealing to our other private individuals na meron pa nito, please, huwag nang antayin na tayo ay mag-conduct pa ng mga searches sa kanilang tahanan. Kung pwede, isuko na lang, mas maganda po. Sa gitna naman ng paghahanda ng pamahalaan sa nalalapit na barangay at SK elections, tiniyak ng PNP na ang operasyon na ito ay tiyak na malaking kabawasan sa mga binabantayan nilang grupo o individual na maaaring maging dahilan ng kaguluhan ngayong halalan. So in line with that, with the intention of keeping our BSKE and also yung ating kalsada, lansangan, safer. For every firearms na nakukumpiska natin at nababawasan, for each firearm that falls under the hands of criminals or especially those that are not licensed, that they are perceived to be not responsible gun owners, sa bawat accomplishment natin ngayon, it means that our streets are safer. Samantala, umaasa naman ang pambansang pulisya na magtutuloy-tuloy itong matatagumpay na operasyon ng kanilang mga tauhan sa pagsawata sa mga ilegal na gawain sa bawat komunidad dito sa ating bansa. Hindi lang dahil sa papalapit na halalan, kundi sa pangkalahatan na kampanya ng pamahalaan sa ngalan ng kapayapaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Paul Montibon, SM9 News.